Hi guys! Welcome back to my channel. And yan, may bago na naman nata yung i-review. And alam ko kung bakit ka nandito kasi nagdadalawang isip ka bumili, di ba? So, nothing to worry because I'm here. Kaya isubscribe mo na ako. So, nakita nyo naman sa thumbnail. Dumating na yung in-order ko from G21. At magre-review tayo ng product. And isa sa mga local product na parang talagang na-curious talaga ako. And may something siya na talagang mapapabili ka. Kaya ayun na, ito na nga, bumili na ako. And then, sobrang tagal ko pinag-isipan bago bilhin to. Kasi unang-una, parang hindi siya, iniisip ko kung ano pinagkaiba niya sa mga market na makikita natin. And then, parang medyo pricey yung product niya. And then, pangatlo, parang wala akong tiwala since nga local brand. Pero dahil nga, support natin yung mga local brand and then mga businesses. And then, itry na natin siya, okay? So, ito siya. Nabuksan ko na siya ng konti and then wala talaga siyang box. And then, ito yung G21 soap niya na 127 pesos na medyo na namahalan ako ng konti kasi syempre marami ng mga Kojic papaya na less than 127 pesos. And then, pero parang bago siya sa akin since may kasama siyang honey oatmeal at kiniklaim niya na for sensitive skin siya. And then, yung amoy niya, parang normal na sabon lang. Wala siyang amoy na yung amoy ng Kojic na parang amoy papaya talaga. Ito parang mild lang yung amoy niya. And then ito yung sasabi niya ng glass skin set, pero sa akin hindi glass skin set yung binili ko. Malalaman niyo kung bakit. And then ito is yung rose liquor toner niya na kaka-partner ng soap para daw mag glass skin. And then actually, yung sabon, wala talaga siyang box na nabili ko. Pero, mas maganda sana kung may box kasi ang ganda ng mga packaging nila. And then, ito, itatry natin. Pero, sa ibang video na lang. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero, yung bentonite clay mask ng G21. And then, kung mapapansin nyo, hindi na ako umorder ng serum kasi alam kong titigyawatin lang ako sa mga serum. Dahil, bukod sa malagkit siya, mabango din siya. And, sensitive ako sa mga may amoy. So, hindi ko na siya gagamitin kasi alam mo tatigyawatin lang ako. So, stick lang tayo sa sabon at sa toner. And then, naisipan ko rin kasi parang ngayon magandang mag-review ng skincare product. Kasi nga, kung nakikita nyo yan, wait lang. Ayan. Ang dami kong mga tigyawat ngayon dyan. Ayun pa, malaki. Nangunguna siya. And then, ito, mga marks na lang. So, titingnan natin kung uubra ba si G21 sa tigyawat ko. So, ngayon ko siya gagamitin. And then, I'll be back. Ito nga, no. Bago ko pala muna simulan, hinati-hati ko muna siya. Ayan. Hinati-hati ko muna siya para tipid. Siyempre, 127 pesos lang din yan. And then, lalagay ko siya sa lagay ng Decheflan. Week 1, week 2, week 3, week 4. So, sana umabot siya ng kahit at least 3 months para worth it yung 127 pesos natin. And, ito ang una kong gagamitin ngayon kasi ang pangat ng pagkahiwa ko. So, simulan na natin. So, yan. Kakatapos ko lang maghilamos. And then, may napansin ako sa sabon niya. Wait lang. So, yung napansin ko sa sabon niya is wala siyang amoy, which is very, very good. Kasi, pag, yun nga sinabi ko sa inyo, allergic ako sa may mga product na may scent. Kaya, hindi ko kinuha yung serum kasi alam ko, mabango nga daw. Tapos, yung sabon niya is hindi siya amoy ng ibang mga, excuse me. Hindi siya amoy ng mga ibang Kojic papaya na amoy na amoy mo yung papaya. Yung sabon nga niya, amoy safeguard lang kahit yung mga inano-ano ko siya kanina yung naghilamas ako. And then, kaya komportable naman ako na patagayin siya sa mukha ko ng kahit 2 minutes ako nag-ganon. Kasi usually, pag papaya yung ginagamit ko, 30 seconds lang. Kasi, nakakaramdam ka na ng hapde. Pero dito, wala naman akong hapde na ramdaman. And then, kaamoy niya yung safeguard. Hindi siya amoy na papaya. And then, which is very, very good side naman ng product na yun. Kasi, ibig sabihin, mild lang talaga siya. So, let's proceed na tayo sa toner. So, wait lang. Kukuha lang ako ng bulak. And then, actually, matagal na akong nagbabalak sana gumamit nito.
Kaso, yun nga, parang namamahalan ako kasi yung toner is 225 pesos tapos yung sabon is 127. Actually, ano, binala ko na dati magbenta din ng ganito. Nagpo-post-post na ako sa Facebook. Kaso sabi ko, parang hindi naman siya magiging worth it kasi parang in other term, hindi ako nagtiwala dun sa product. Pero, after 1 year, grabe, ano na siya. As in, lumalaki na sila. And nakaka-proud naman talaga yung CEO niya. Kasi halos kasing age ko lang siya. Pero may sarili na siyang branding. So, ito na yung ano niya. Is color pink. And then, syempre pa-upward tayo, no? Hindi ko na, Rose Liquor Toner. Ang pagkakaalam ko, parang cleanser siya. Pwede siyang makeup remover toner. So, hindi ko na siya idadump-dump ng ganun. Kasi, alam ko, mild lang din naman to. Yan, sa mata. And ito, may amoy siya. Pero lahat naman ng mga toner may amoy. Amoy ano siya? Amoy gamot. Amoy mga tempra, ganyan. And then, ayan. So, i-update ko kayo dito kung okay ba siya. Pero sa ngayon, first impression review lang din muna. Siyempre, idamay-damay natin yung leeg, no? Be. And ito, hindi ko alam kung malinis na ba talaga yung mukha ko. Pero pink siya kanina. Pink pa rin siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero, hindi siya, wala siya nakuha ng dumi. Ayan, no? Pink pa rin siya. Tingnan natin sa leeg. Upward pa din para hindi tayo mangulubot. Ganun pa rin siya, pink pa din. Wala siya nakuha mga dumi sa leeg ko. Tingnan natin sa batok kasi pinagpapawisan tayo sa batok eh. Ganun pa rin siya, pink pa din. Ganun kumuha tayo yung uli. And then, yung effect niya sa skin, medyo malamig. Ito medyo may hapde. So, hindi ko na dodoblin. Dapat dodoblin ko pa, pero wag na muna. Kasi, sobra-sobra din yung pag-rub ko. Okay, so, ayun na nga, dito na nga nagtatapos ang ating first impression review sa G21. And sana, kung nagdadalawang isip ka, sana manood ka ng video ko nito after, try ko dito mga 7 days or after 2 weeks. Titignan natin kung may effect na siya. And then, titignan natin kung nawawala na yung mga tigyawat ko. Ayan. So, sana mag-subscribe ka na sa channel ko. And, ayun lang. Thank you for watching!